This time, kasama natin ang magiging senador ng Pilipinas, Congressman Teddy Casino. Good afternoon. Good afternoon, Willie, at magandang hapon po sa lahat na nanonood. Ngayon, napakalaking pulong nito ng swine development at isa sa mga pinag-uusapan na itong sinasabi mo na CP. Ano ba itong CP, partner? Well, itong CP po ay isang napakalaking dambuhala, no, sa larangan ng agribusiness, lalo na sa livestock industry, yung mga poultry at mga piggery, na pumasok sa Pilipinas nitong nakaraang 3 taon na. At sila ay isang global conglomerate na ito. Pangambahan ng ating mga kasamahan dito, yung pagbigay ng incentives ng gobyerno dito sa kumpanyang ito, 6 na taong hindi magbabayad ng income tax, libre sila sa taripa sa pag-i-import ng kanilang mga inputs para sa kanilang mga poultry and piggeries. Ang kawawa dito yung ating mga magsasakang Pilipino na hindi kayang makipag-compete sa ganitong klaseng dambuhala, tapos ibinigyan pa ng kung ano-anong insentibo ng ating pamahalaan. So ang panawagan ng ating mga kababayang magsasaka dito ngayon ay alisin yung mga incentives na ibinigay dito sa CP at bigyan ng pagkakataon talaga at suporta na mag-develop yung sarili nating mga magsasaka. If you find out that the government, especially the BOI, gives this 3 to 6 years na libreng income tax holiday, what will be the effect nitong mga nagbabayad naman ng buwis ng ating mga nasa industriyang ito? Yan ang masakit dyan. Kasi bakit yung mga Pilipino na matagal nang nandito, na nakapag-invest na ng more than 300 billion pesos sa mga industriyang ito, na nagbabayad ng buwis, bakit itong dayuhan naman na ngayon lang papasok, magpapasok lang ito ng 2.5 billion pesos na investment, bibigyan ng ganong katinding mga incentives and tax holidays. So napaka-unfair. At ang mangyayari pa niyan sa laki nitong kumpanyang ito, hindi lang sa magkakaroon ng kompetensya yung ating sariling mga magsasaka, kundi lalamunin sila at matatalo sila sa competition. Eventually, hindi na magsasaka itong mga ito. Ang gagawin na naman, palalabasin natin mga OFWs o kaya magiging mga unemployed, walang trabaho. So ito ang usapin talaga dito, yung hindi lang yung seguridad sa pagkain, kundi yung mismong kabuhayan ng marami, milyon-milyon nating mga kababayan. You mentioned while ago doon sa speech mo sa ating pagpupulong ngayong umaga, ay bigyan ng proteksyon ang ating mga magsasaka. Sa insentibo o doon sa pagbibigay ng tulong ng pamahalaan, anong nakikita mong dapat ibigay na tulong instead of bigyan ng tax holiday itong dayuhan? Well, yan na nga. Bukod sa itigil, no, i-cancela itong incentives na binigay sa CP, kailangan din magkaroon ng dagdag na budget para sa mga post-harvest facilities sa ating magsasaka, para sa kanilang mga inputs, irrigation, pati marketing and retailing, no, para sa ating mga sariling industriya. Para hindi lang sa usapin ng matatapatan nila yung competition katulad ng CP, kundi para mapahusay din yung kanilang sistema para mapakain yung ating mamamayan at tumaas yung kita ng ating mga magsasaka. Anong nakikita mo kung bibigyan naman ng kabawasan ng pagbabayad ng taripa itong ating mga magsasaka? Isa pa yan, ano? Kaya rin napakamura ng mga imported na products dito sa ating bansa ay dahil sa smuggling. No? Hindi pa nga taripa ang problema. Ang problema, hindi nagbabayad ng taripa yung smuggled rice, smuggled pork, smuggled chicken, whether outright smuggling o technical smuggling. At ito, isang napakalaking salot din sa ating mga magsasaka. Dahil paano mo lalabanan yung subsidized na nga mga produkto mula sa labas ng bansa, hindi pa nagbabayad ng taripa. No, kaya talagang ganyang klaseng proteksyon ang kinakailangan ng ating mga magsasaka. And yan ang panawagan ng ating mga kasamahan dito. Yeah, nabanggit ni Ginong Jess Aranza, dito sa matuwid na daan, ano, doon daw sa custom, hindi daw talaga magkakaroon ng tuwid na daan dahil ito ay dagat. Ito ba nakikita mo na talagang hindi na maalis ang smuggling? Hindi ho katanggap-tanggap sa akin na hindi maalis ang smuggling. Alam niyo ho, ang Bureau of Customs yan ang first line of defense natin. At naandyan naman ang sapat na kapangyarihan, naandyan ang sapat na mga batas at patakaran
para magawa ng Bureau of Customs ang kanyang trabaho. Ang tanong, bakit hindi ginagawa? Mm-hmm. No, bakit nakakalusot pa rin itong mga smuggled products na ito, technical smuggling? Eh, dyan na ho papasok yung kawalan ng tuwid na daan. Mm-hmm. Tingin ko patuloy ang corruption. Grabe ang anomalya dyan sa Bureau of Customs. And kailangan siguro ng malakas na boses at pressure mula sa industriya para matigil na once and for all itong karumaldumal na krimen na nagaganap sa Bureau of Customs. Batid ng bayan na yung kinakapalooban, bayan party list, ang nakakalaban natin dito ay yung umaabuso sa mga Pilipino, lalo-lalo na sa magsasaka. Anong uri ng law enforcement ang pwede natin itapat para at least maibsan itong tinatawag nating smuggling sa custom? Alam mo, andyan na ang kapangyarihan eh. Andyan ang kakayanan ng Bureau of Customs. Ang siguro nakikita kong wala yung puso eh. Walang puso para sa ating sariling mga magsasaka. No, ang tinitingnan na lang eh paano sila kikickback, paano sila kikita, paano palalakihin ang koleksyon ng gobyerno. Pero yung interest ng ating mga magsasaka, no, paano nila matitiyak na yung mga patakaran, pagpapatupad ng batas, ang nakikinabang yung mga magsasaka natin, yun ang nawawala eh. No, kaya napakadaling tumanggap ng pera, ng kotong, dahil wala sa puso ang interest ng magsasaka. So yun ang unang tingin ko kailangan. Kailangan mapaintindi sa ating mga government officials, lalo na sa Bureau of Customs, pati sa Board of Investments, na ang unang interest dapat na pangangalagaan nila, yung interest ng magsasakang Pilipino. Hindi ng broker, hindi ng importer, hindi ng trader, kundi yung magsasakang Pilipino. At yan ang pagsisimulan ng kanilang pagsisikap na linisin yung kanilang mga ahensya. Ngayon, ako'y naniniwala na sa mga darating na panahon, mabibilang ka doon sa hanay ng Senado. At sa tingin mo, kung ikaw ay papasok sa loob ng Senado, anong matibay na batas, ngipin na pwede nating ibigay sa ating sambayanan para maibsan man lamang itong mga nagiging problema ng ating mga kababayan? Well, unang-una, yung mismong patakaran kailangan natin baguhin. Itong policy ng gobyerno na ibukas yung ating merkado sa pagpasok ng mga dambuhalang transnational corporations katulad ng CP, dapat magbago na. Ang patakaran dapat ngayon, Pilipino muna. No? Unahin natin yung interest ng sarili nating magsasaka, ng sarili nating industriya, bago yung interest ng dayuhan. It starts from there. Pangalawa, yung patakaran din ng trade liberalization. No? Yung binabaan natin ang husto, yung taripa natin, binuksan natin yung ating merkado para itambak sa ating bansa yung mga mumurahing subsidized agricultural products, even manufactured products from abroad, na ang nangyari, natalo sa kompetisyon yung ating sariling mga industriya at agrikultura. Dapat baguhin din yan. No? So, we are against yung investment and trade liberalization na nakakasagasa na sa sarili nating mga industriya at negosyo at lalo na sa sektor ng agrikultura. So yun in terms of policy. No? At yun, malaki ang magagawa ng Senado. Dahil bilang bahagi ng Kongreso ng Pilipinas, ang Senado ay nagtatakda ng patakaran. And ito yung tingin ko mahalagang pagtuunan ng pansin ng susunod na Senado kung paano maibabaliktad yung mga maling patakaran noong 1990s na masyadong nagbuka sa ating ekonomiya dito sa mga dayuhang produkto at kapital to the detriment of the local players. Okay, last question, Congressman, Senator, pwede ka sa inyo. Is there any in your mind na kinakailangan mabigyan ng sapat na subsidy itong ating mga magsasaka katulad ng nangyayari sa China? Dahil dito pumapasok na lamang yung isang damukal na mga prutas, onion, garlics, chicken, pork. Anong subsidy na nakikita mong dapat ibigay sa ating mga magsasaka para hindi nahihirapan itong ating mga magsasaka natin? Alam mo, dito ka nga bibilib sa ating mga magsasaka eh. Kahit walang subsidiya, kahit halos hindi nila makita yung anino ng mga agricultural technicians and officials sa ating bansa, nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang pagsasaka.
hindi katulad sa ibang bansa, kitang-kita mo ang laking bilyon-bilyon ang ginagastos nila para sa kanilang mga magsasaka. Yung support price ng kanilang mga produkto talagang mine-maintain yan ng gobyerno. Yan ang kailangan gawin natin. Kung gusto natin mapaunlad ang ating agrikultura, eh we have to put our money where our mouth is. So, unang usapin dyan yung farm inputs. Kasama dyan yung mga binhi, yung mga fertilizers, pati yung mga farm equipment. Kailangan makapag-provide, kung hindi man libre, ng magandang terms para yung ating mga magsasaka ay makagamit niyan, no? At hindi sila nakatali doon sa mga usurero at mga negosyante na magsasamantala sa kanila. Pangalawa, yung post-harvest facilities. Alam mo ba na mapahusay lang natin yung gilingan at yung drying sa ating yung pagtutuyo ng palay? Mapahusay lang natin yan, hindi na kailangan natin mag-import ng bigas. No, dahil ang laki ng nasasayang eh, dahil inefficient yung ating drying at saka yung milling. Eh, at dyan kailangan pumasok yung mga common service facilities na dapat gobyerno ang nagtataguyod. At hanggang sa marketing, no, kailangan gobyerno mismo ang kumilos para maalis itong napakaraming mga traders, no, yung mga middlemen. Yeah. Kung kaya't napakamura ng presyo ng palay sa sakahan, pag naging bigas na ito sa palengke, triple ang presyo. Eh dahil ang daming pumapatong. At again, malaki ang papel ng gobyerno dapat dyan. Okay, si Congressman Ted Casino, ang isang batikan nating congressman na galing sa Bayan Party List, naging aktivista, ngayon ay makakasama na palagay ko sa Senado. With that, thank you so much. At sana hindi pang uhuli nating pagpapakalayan. Definitely hindi. Marami pang pakikibaka ang kailangan nating itaguyod para sa ating mga magsasaka. Thank you so much. Thank you po. FYI!